Yes, Bae. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Today, I will be discuss about Good recycle type. afternoon, ma'am. Ay, sorry po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmate. Today, I will be discuss about recycled identified products, waste material into functional items. So before I start, I will be discuss first the recycling. So what is recycling? So ang pagre-recycle, ito ay mabisang gawin, lalo na sa mga gamit na akala natin ay hindi na pwede gamitin, pero possible pa pala na magamit at mas ma-improve. At ang pagre-recycle, ito ay ang pagbuo o paggawa ng panibagong material or project. So, ito yung mga halimbawa ng mga product na pwede nating i-recycle. Plastic bottles, pwede siyang maging, yan, basurahan. So, ang pagre-recycle ng plastic bottle ay nakakatulong upang mabawasan ang mga basura at mas nakakatulong din dito sa environment. At syempre, mas nai-improve din natin yung pagiging creative natin. So, sa pagre-recycle nito, ng plastic bottles. I know alam niyo yung ano, yung segment ng itbulaga, which is a one for all for one. So dito, sa segment na to, nagkakaroon sila ng recycle, which is yung mga tao, nagdo-donate sila ng mga plastic bottles. And yung mga plastic bottles na to is nire-recycle para maging upuan. At ito ay dinodonate sa mga paaralan na kulang ng mga upuan. So dito, hindi lang natin natutulungan yung environment, which is nakakatulong din tayo sa community. So, example din, yan, yung plastic bottles, pwede rin natin siyang gawing lagay ng mga Colgate, toothbrush, mga lagay ng mga ball pens. Pwede din natin siyang gawing ipunan ng pera, which is alkansya. So, newspapers. Ang pag-recycle naman ng old newspapers, ito ay nakakatulong para sa ating kalikasan. At mas nababawasan ito ang mga kalat at mas nakaka-save ito ng energy. At pag-recycle tayo ng mga magazine, old newspaper, or etc., ay nakakapag-contribute tayo sa reduction of waste materials that are sent to incinerators and landfills. So, sa mga newspapers natin, ng mga luma, pwede natin siyang gawing kagaya neto, flowers. Pwede din natin siyang gawing ganyan, box. So, yung mga, ano naman natin, ang mga plastic spoons, pwede natin siyang gawing chandelier. Yan, yung ano, lagayan ng kandila. Ito naman, pwede natin siyang gawing pamaypay yung mga ano. Tsaka ito, yung mga plastic force, pwede natin siyang gawing snowflakes. So itong ano, pwede din natin siyang i-design sa mga bahay natin. Ganon. So may papanood ako sa inyo ng mga halimbawa ng mga recycled products. Naririnig po? Yes, Be. Thank you.
isang halimbawa. Okay, so ang pagre-recycle ng product o paggawa ng bagay sa panibago ng anyo ay nakakatulong upang maiwasan natin ang pagtatapon ng basura at mas nasisave din natin yung environment. So ayun lamang po ma'am, thank you. Ma'am, nakamute po kayo ma'am. With those waste bottles, ayan, naipakita niya yung ano, yung pwede gawing waste basket, di ba? Kasi lalo yung mga magagandang kulay, tapos we can make ano flower vase out of it, o yung mga ano decorative trees, decorative ano. Alam kong gumawa diyan yung, pero it needs materials, tools and equipment for you to do it. Kung maaari sharp scissors, tapos ano yung ang tawag dito sa ano cutter, tapos matches, candles, ganun. Kasi hindi mo maunat yung plastic na yan kung hindi mo i-ano sa ano sa tawag dito, kung hindi mo i-ano sa apoy, hindi lalambot, no? Parang yung leaves ganun na gagawin mo, i-ano mo sa ano sa apoy, parang lumambot at saka ma-stretch yung ano, instead na naka-curve yung ano, yung tawag dito, yung plastic, maging maunat siya, tapos maging ano, gagawa ka ng leaves ganun. I know you have seen an example of those ano, of those materials being used being recycled, no, into flowers, into trees, ganun. Siguro ang ano natin dun sa ating boost later, bawat isa sa inyo kumuha ng recycling, tapos ilalagay din natin dun sa ating display. Kasi we went through this ano is topics. So all the topics that we had ano, we had finished will be shown in the exhibit. So you review your ano, your the topics that we have discussed, tapos tignan niyo kung ano ang pwede nating magawa dito. Is it amenable by everybody? Kasi since na we touch recycling, madali naman lang yung recycling eh. Let's say bumili ka ng ano, ng yung coke na ano, 'di ba, yung tin can ng coke, yung coke in cans,
pwede ninyo lagyan ng yarn yun. Linisin ninyo, lagyan ninyo ng yarn, tapos lagyan ninyo ng design. You may put laces on it, parang at least recycled. Tapos pwede ninyong gawin pencil holder o ballpen holder o supply holder, office supply holder. Tapos yung mga ano, yung mga bote na ano na tawag doon, yung sa alat, di ba magaganda ang shapes, pwede natin lagyan ng decoration gano'n. Gawa kayo ng paper mache. Yung, let's say, yung mga colored, ano, colored magazines, i-ano ninyo lang, i-paste ninyo lang doon, tapos maging recycled button, ano, for decoration. So, I hope na you can, it's one, you can make one. Tapos, to be displayed on our exhibit. Is it amenable by everybody? Oh, wala ka nung sagot. Yes, ma'am. Is it amenable? Okay ba sa inyo? Oh, yes. Kasi, ano, grado nyo yan. Especially those yung medyo mababa yung nakuha doon sa anong sa napkin holder. Na ginawa ninyo yung embroidery napkin. Dagdagan yung grace. Gusto pa bawas isa meron. Parang dun sa ano ninyo, dun sa display ninyo. Meron kayo tapos yung iba diyan pwede natin lagyan ng ano since now we have taken agriculture di ba yung mga ano pagtanungin nila di ba yung pagpapa tutubo ng ano ng ugat ng halaman o bari lagyan natin ng halaman yung mga magagandang halaman na ano yung halaman sa ano alala ninyo yung halaman sa patay yung green and white ganun ang kulay na ano nilalagay sa ano sa tawag dito yung binibigay na bulaklak sa ano sa patay yung green na ano na halaman na tumutubo with roots only ilagay lang sa ano sa flower vase with water tapos tumutubo oh yun ilalagay natin yun all right so we will have our picture taking tapos ano tawag dito we can so that I can dismiss and then the reporters will give a test.